Magandang umaga mga kaabang. Yes, umaga na, alas 2:13 ng madaling araw at may bagyo, si Bagyong Julian. At normal na sa aming matatanda ang hindi mahimbing sa pagtulog kapag ganitong may bagyo. At hindi na ako makatulog, nagbukas ako ng email sa dearkuyabono@gmail.com at nagulat naman ako sapagkat dinagsa ng mga follow-up, I mean updates ng DKB sender sa ating email. Nitong nagdaang dalawang linggo kasi ay nag-focus ako sa Kahugot TV dahil sa layunin ko na maibalik ang ating channel na Kahugot TV sapagkat sayang din kasi meron sang mahigit 30,000 na subscribers at sayang naman kung hindi mabalik matapos itong masuspindi nga dahil daw sa unoriginal content na para bang tayo'y nangunguha ng content ng iba. Samantalang lahat naman ng content natin ay sariling atin talaga. Kaya lang ay nagkakahawig nga itong DKB at Kahugot TV. So, gumawa tayo ng paraan upang sa ganun ay kahit papano magkaiba sila. Magkalayo ng datingan, itsura, at tunog. Yun ang ginawa natin. And nung nakarang araw ay nabalik na, salamat sa Diyos. Salamat sa inyo sapagkat nabalik na ang Kahugot TV. Ngayon ay hindi na natin pwedeng gamitin ang salitang kahugot dito sa ating channel. Kaya naman kaabang na ang tawag ko sa inyo at ang kahugot ay ibibigay na natin syempre sa Kahugot TV. Isa sa mga nagbigay ng update, nangumusta actually, pito sila mga kahugot. Although napabayaan ko talaga itong email na to, matagal kong hindi nabuksan itong dearkuyabono@gmail.com. At kauna-unahang nagparamdam ay si Wilden noong 2021. Alam kong hindi nyo makakalimutan ang kanyang kwentong napakaganda. At gusto kong mapanggingan nyo muli bago natin basahin ang kanyang update. So pakinggan ninyo mga kahugot at kaagad din natin isusunod ang update ng kanyang kwento. Kwento ni Wilden dito sa DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, gawes ay ago mo. Yan po ay pagbating kankanae na ang ibig sabihin ay magandang araw sa iyo. Itago mo na lang ako sa pangalang Wilden. Pangatlo ako sa limang magkakapatid na lumaki sa bundok. Kami po ay bahagi ng angkan ng Igorot, lahi ng mga guwapo, red lips, nagkaka-abs kahit hindi nag-gym, tahimik at masisipag. Pero iniwan ko ang bundok. Itinago ko ang aking lahi. Hindi dahil ikinahiya ko ang aming angkan, kundi dahil ikinahiya nila ako. Itinakwil. Kasalanan ko rin naman. Oh, Kuya Bono, kasalanan ko. Kasalanang habang buhay kong ikakahiya at pagsisisihan. Naging kaibigan namin si Alisa. Iba kasi siya. Hindi siya masungit, hindi suplada, magaling makisama. Pati nga pagnguya ng nganga noon ay sinubukan niya pero hindi niya kinaya. Hindi siya masyadong marunong mag-Ilocano kahit Ilocana ang mami niya. Kaya't nagtatagalog at nag-i-English kami noon para sa kanya. Natural, lalong hindi niya alam magsalita ng aming dialektong kankanae. Kaya nga kapag magkakasama kami sa aming tambayan at yung mga kaibigan ko ay nagkukwentuhan gamit ang aming salita,
parang na-OOP si Alisa, kaya ako naman ay iimikan ko siya para hindi siya maboring. Noon ay kinukutya siya ng mga kababaihan sa amin. Kasi lima kaming magkakabarkadang lalaki pero sumasama siya sa amin. At siya lang ang nag-iisang babae. Nung sumapit ang pasukan, nag-enroll din siya sa school kung saan kami nag-aaral. At noon pa lang siya nagkaroon ng kaibigang babae. Si Micah, pero hindi siya taga-amin. Tagabayan siya, kaya naman kapag kami ay nasa village namin ay kami pa rin ang magkakasama ni na Alisa. Dati kapag kami-kami lang na mga lalaki ang magkakasama ay napag-uusapan namin si Alisa. May nakakapansin kasi noon sa kanya na para siyang tomboy. Magaling pa nga siya magmotor eh, ang laki pa ng motor ng daddy niya. At hindi matino ang kalsada sa amin. Pero kayang-kaya niya. Kaya lang ako, ayaw kong maniwalang tomboy siya kasi sa totoo lang, crush na crush ko siya noon pa. At habang nagtatagal ay hindi ko maitatanggi na in love na ako kay Alisa. Once I had a secret love that lived within the heart of me. All too soon my secret love became impatient to be free. Oo, Kuya Bono, in love na ako noon kay Alisa, pero hindi lang pala ako kundi maging sina Marco at Carlo na mga kaibigan ko din. Si Marco ang pinakagwapo sa amin at siya ang unang nangahas na manligaw kay Alisa, pero nabigo siya, na friend zone siya kay Alisa. Sumunod si Geoffrey na gwapo din at matangkad, pero prinangka din siya ni Alisa sa pagsasabing, "Guys, huwag niyo akong ligawan. Hindi sa hindi ko kayo gusto. Mababait kayong lahat, guwapo kayong lahat. Kaya lang, let us be friends, okay? Huwag niyo sinahin yung pagkakaibigan natin. Nakita niyo si Marco, hindi na sumasama sa atin kasi binasted ko siya. And Geoffrey, please, huwag sumama ang loob mo. Maging magkakaibigan na lang tayo. Manligaw kayo ng iba, sabihin nyo sa akin kung sino yung crush nyo sa school, ilalakad ko kayo. Pero ako huwag ako kasi kaibigan ko kayo. And that will remain that way." Gaya ng daddy niya ay mahilig din sa nature si Alisa. Yung lugar naming bulubundukin ay gustong gusto nila. At ilang beses din akong niyaya ni Alisa na ilibot ko siya at syempre gustong gusto ko naman. Hindi pa nga ako nag-aaya ng iba kapag mag-aaya si Alisa eh. Kasi gusto ko, masolo ko siya. At lihim akong kinikilig kapag halimbawa tatawid kami sa sapa. Yung tutuntong lang kami sa mga bato kasi nakasapatos siya, inaalalayan ko siya. Nakatapak ako sa tubig at siya ay sa mga bato. Ang sarap hawakan ng palad ni Alisa, Kuya Bono. Napakalambot. Akala mo, palad ng isang sanggol? Naalala ko pa nung araw na yun sa sapa, noong makatawid na kami. Ang sabi niya sa akin, "Masipag ka siguro, Wilden, no? Ang kapal ng palad mo eh. Lahat kami dito makapal ang palad. Wala kang silbing anak kung hindi ka tutulong sa magulang mo sa pagbubungkal ng lupa." "Okay, pero ikaw, Wilden, mag-aaral ka ba hanggang college?" "Baka sakali." "Bakit hindi mo sure?" "Eh, kasi yung dalawang kuya ko, pinag-aral sa college.
hindi naman nagtapos. Nag-asawa silang maaga. Baka kasi isipin ni Aman na gagaya lang din ako sa mga kuya ko. Ganun ba? Eh kung sakaling pag-aaralin ka, anong gusto mong kurso? Gusto kong maging engineer, Alisa. Eh ikaw? Ako, gusto kong maging police o sundalo. Ha? Totoo ba? Takang tanong ko noon at parang gusto kong maniwala noon sa mga sinasabi ng mga kaibigan ko na tomboy siya. O bakit? Sa States, may mga babaeng sundalo at police, marami. Kahit naman dito sa Philippines, marami ding police woman ah. Eh pero Alisa, may tatanong lang ako sa iyo pero huwag kang magagalit. Sige, magtanong ka lang. Hindi ako magagalit. Eh Alisa, sabi ka sa nila, tomboy ka daw. Totoo ba? Eh, Wilden, sa totoo lang hindi ko pa sure eh. Basta, hate na hate ko ang sarili ko kapag may mens ako. Tapos ayoko din ng mga gawaing bahay. Hate na hate ko din magsuot ng dress at sapatos na pambabae. Pero hindi naman ako nagkakagusto sa babae. Eh, sa lalaki, nagkakagusto ka? Oo, may crush nga ako eh. Sino? Secret ko na lang yun. Isa ba sa amin? Sa barkada? Secret nga eh, ano ko ba? Hindi ko sasabihin sa'yo. Sagot niya at hinangad ko noon, Kuya Bono, na sana ako yung crush niya. Alam ko kasi na dalisay at totoong nasa puso yung pagmamahal at paghanga ko kay Alisa. Hindi kagaya ng mga kaibigan ko na parang katawan lang ni Alisa ang gusto nila. Alam mo, madalas kapag nagpupunta kami sa kubo ni na Carlo sa tumana nila, nagpaparaos sila, silang apat, nagsasariling sikap, sabay-sabay at ini-imagine nila si Alisa. Sinasambit-sambit nila yung pangalan ni Alisa habang nakapikit o nakatirik ang mga mata nila hanggang sa makaraos sila. Ang tagal din, Kuya Bono, na nagtigil ako kay Alisa. Gustong-gusto ko na rin siyang ligawan. Gusto ko rin subukan kahit alam kong babaste din lang din niya ako. Gaya ni na Marco at Geoffrey. Gusto ko kasing may padama sa kanya na mahal ko siya. Pero sa tuwing tatangkain kong magsalita, lalo na kapag dadalawa lang kami, nauumid ang dila ko. Noong 4th year high school na kami, nagka-girlfriend ako, kaklase ko, si Nova, pero si Alisa pa rin ang laman ng puso ko kaya't hindi rin kami nagtagal ni Nova. College, sa La Trinidad kami nag-aral na magkakaibigan, pati si Alisa, pero magkakaiba ang kurso namin. Kami mga lalaki ay magkakasama sa boarding house pero si Alisa ay nakatira sa dormitory na pangbabae. Noong time na yon ay hiwalay na ang mami ni Alisa sa tatay nitong Amerikano. Bumalik na rin noon si Douglas sa Amerika at nagpapadala na lang ito ng sustento kay Alisa. Second year college kami ay nagka-GF ulit ako. Si Buena naman na maganda rin at kagaya ko rin igurot. Nakaisang taon naman kami ni Buena. Umalis kasi sila ng Benguet. Lumipat sila sa Kalinga kasi nagkaroon ang parents niya ng business doon. Nagkalabuan kami ni Buena simula nung magkalayo na kami. Dahil sa kawalan ng communication. Third year college kami noong mapansin kong laging may kasakasama si Alisa sa school. Siya si Chad. Na feel am din.
Sa totoo lang, bagay na bagay sila. Pareho silang matatangkad, guwapo at maganda. Siyempre, hindi naman ako papahuli sa kagwapuhan, pero matangkad talaga si Chad sa akin. Naiinis ako ng Kuya Bono kasi nagsiselos ako. Dahil hanggang noon, mahal na mahal ko pa rin si Alisa. Pero hindi niya alam. Hindi niya alam na sa dinami-dami ng tao sa buong mundo ay nasa tabi-tabi lang niya ang lalaking tunay at buong pusong nagmamahal sa kanya. At ako yun. Noong sem break, fourth year college na kami noon, sinadya kong huwag nang magpunta sa bahay ni na Alisa. Wala na kasi yung dati naming tambayan na bakanting lote at may malaking puno sa gitna. Tapos ginawan lang dati namin ng mga upo ang yari sa punong kahoy na natumba. Tinapyasan lang namin ang isang side ng puno para maging flat upang magandang upuan. Yung lote na yon ay nabili na ng taga Pangasinan tapos tinayuan ng bahay. Kaya noon ay sa bahay na nina Alisa kami tumatambay sa terrace nilang maluwang. Laging umaalis ang mami ni Alisa noon dahil nag-aangkat siya ng gulay tapos binabiyahe sa Isabela. Marami ng ibang kaibigan si Alisa noon, karamihan mga high school na babae at lalaki. Yung dati naming mga barkada, sina Carlo, Geoffrey, Marco, James at Waldo, may kanya-kanya ng grupo. Ako na lang ang nanatiling loyal kay Alisa, kahit na hindi siya loyal sa akin. Pero isang araw ay bigla na lang siyang kumatok sa bahay namin. Mag-isa pa naman ako noon kasi may lagnat ako, kaya hindi ako nakasama sa tumana namin. Noong buksan ko ang pinto ay ang magandang mukha ni Alisa ang nakita ko at may dala siyang mangkok ng arroz caldo. May lagnat ka daw, kainin mo to. Gagaling ka kaagad yan kasi ako nagluto niyan. Salamat. Matamlay kong sagot. Well, kailan ka pa may lagnat? Kagabi lang. Okay. Pero patapos na ang sem break ah. But hindi ka na nagpupunta sa amin. Ala, busy kami sa taniman eh. At saka ito nga, nilalagnat ako. Umiiwas ka lang din yata eh. Gaya ng iba. Hindi naman Alisa. Well then, masama ba akong kaibigan? Nakakasawa ba ako? Kasi, dati masaya naman tayo. Tapos, isa-isa na lang lumayo yung iba. Tapos, ikaw naman, parang umiiwas na rin. Alisa, nag-iiba kasi ang trip ng tao eh. Sina Carlo, malakas nang uminom ng alak. Kaya syempre, yung mga barkada nila ganun din. Tapos yung iba naman, may mga girlfriend na. Doon na nakakonsentrate yung buhay nila. Tapos yung iba, busy naman sa pagtulong sa mga magulang nila. Gaya ko. Okay. Sige, kainan mo yan ha. Ikaw na magsoli niyang mangkok para makapagkwentuhan naman tayo sa bahay. Sige Alisa, salamat ulit. Noong umalis na siya Kuya Bono ay isinara ko ang pinto pero sinilip ko siya sa bintana. Lalong gumanda si Alisa at ang ganda ng pangangatawan niya. Talagang napakaswerte ng lalaking mamahalin niya. At nakakalungkot isipin Kuya Bono na sa tinagal-tagal ko siyang lihim na minamahal at hinahangaan ay hindi ko magawang
manligaw sa kanya. Hindi ko rin makakalimutan yung araw na nahihirapan na ako dun sa nararamdaman ko kay Alisa. Naisip ko na lang na umakyat ng bundok at inakyat ang pinakamataas na bundok na malapit sa amin. At nung nasa tuktok na ako ay lumuluha ako habang isinisigaw ang pag-ibig ko para kay Alisa. Paulit-ulit kong sinisigaw, Alisa, mahal na mahal kita. Love, I shouted from the highest hill. Even told the golden daffodils. At last, my heart has opened door. My secret love, no secret anymore. My secret love, no secret anymore. Adik na adik ako sa kagandahan ni Alisa, Kuya Bono. Kagandahan niyang napaka-natural. Mahaba ang buhok niya pero ni minsan noon na hindi ko siya nakitang nakalugay. Lagi siya nakapusod. At minsan ko lang din siya nakitang naka-makeup. Noon lang ikasal ang pinsan niya sa Pangasinan. Isinama nila ako noon at sa kasal na yon ay abay si Alisa. Napakaganda niya lalo na noon. Para siyang artista sa makeup at sa suot niyang pang-abay. At sa pag-uugali din, Kuya Bono, ay wala akong maipintas sa kanya. Napakabait niya. Honest. Sincere. Kaya naman, takot ako na manligaw sa kanya kasi baka mawala yung tiwala niya sa akin. Iwasan ako. At yun ang kinatatakot ko. Kahit nung graduate siya ng college ay hindi rin siya nag-makeup man lang. Naka-long sleeves lang siya noon ng checkered tapos naka-maong na naitago naman dahil sa suot niyang pang-graduate na kasuotan. Hindi kami sabay na nag-graduate kasi 5 years yung kurso ko. Siya ay 4 years lang. Customs Administration ang tinapos niya. Hindi siya pinayagang kumuha ng criminology ng mami niya. Kaya tuloy, tinatamad siyang mag-apply ng trabaho nung makatapos ng pag-aaral. Nasa amin lang siya noon. Madalas ay nakikipaglaro sa mga kaibigan niyang bata at madalas ay sinisilip ko siya mula sa aming bintana. Mataas kasi ang lugar na kinatitirikan ng bahay namin noon at yung bahay nila ay mas mababa kaya't pagtaraw ko ng bintana ay makikita ko agad ang terrace nila kung saan sila tumatambay kasama ng mga bata. Sa ganong paraan lang noon, pinapalipas ni Alisa ang maghapon niya. At sobra-sobra ko siyang namiss sa mga araw na nasa La Trinidad ako noong 5th year na ako. Gustong-gusto ko lagi ang umuwi para makita siya, kaya lang pinagagalitan ako ng mga magulang ko kasi sayang daw ang pamasahe. Noong mga panahong yun, Kuya Bono, ay naiinis ako sa sarili ko. Minsan, pinagagalitan ko pa nga ang sarili ko para akong tanga. Ba't ba in love na in love ko sa isang tao na kaibigan lang ang turing sa'yo? Wala kang maasahan doon. Magmahal ka na lang ng iba. At parang umayon ang pagkakataon sa akin noon, Kuya Bono, dahil noong maipamana sa anak, ang boarding house namin ay inopen na rin nito para sa mga babae. So ang mga babae ay nasa itaas at lahat ng lalaki ay nasa baba. At isa sa mga babaeng nag-board sa itaas ay ang magpinsang sina Venus at Ara. Maganda sila pareho, Kuya Bono. Mga ibaloy naman sila. Pero mas nagustuhan ko si Ara kasi laging matamis ang ngiti niya sa akin. At nang lumaon ay naging close kami at lagi pa niya akong binibigyan ng ulam.
Naisipan kong magpakabuti din sa kanya, Kuya Bono. Niligawan ko siya kasabay ng pagtuturo ko sa sarili ko na kalimutan na lang si Alisa. Iwaglit na lang sa puso ko yung damdamin ko para kay Alisa. Sa tuwing mag-isa ko sa kwarto namin ay papasok sa isipan ko si Alisa. Ang gagawin ko, babangon ako. Aakyat ako sa kwarto ni Naara at ako makikipagkwentuhan at nakikipag-alaskahan ako sa kanila. Hanggang sa unti-unti, Kuya Bono, ay napapamahal na din sa akin si Ara. Kaya't niligawan ko na. Kaya lang, binasted ako. Valid naman ang reason ni Ara sa pambabasted niya sa akin. Ang sabi niya sa wikang Ilocano na siyang ginagamit talaga kapag nag-uusap ang Kankanae at Ibaloy para magkaunawaan. Pero itatagalog ko na lang ang sinabi ni Ara para maunawaan ng nakararami. Ang sabi niya, pare-pareho lang tayo, Wilden. Ang mga magulang natin ay nagbubungkal lang ng lupa sa bundok. At kaya tayo nandito ngayon ay para sa pangarap nila para sa atin ang makatapos tayo ng kolehiyo. Ayokong biguin ng magulang ko. Third year pa lang ako kahit na 21 na ako. Wilden, gwapo ka, mabait ka. Kaya lang matagal pa ako sa panahon na pwede na ako makipagnobyo. Matagal na matagal pa. May pangarap ako, Wilden, at sana ikaw din. Unahin mo munang tuparin yung pangarap ng magulang mo para sa'yo. Naging lisensyadong engineer ako noong 1997 matapos akong pumasa sa board exam. Inabsorb ako ng private construction company sa Baguio kung saan ako dati nagpractical. 23 na ako noon, Kuya Bono, pero noon pala ako nakaranas ng sex. Kay Becca, na noon ay nursing student pero 5 taon na daw siya sa nursing. Modernang babae siya at siya pa nga ang gumawa ng paraan para may magganap sa amin. Linggo noon at siya lang mag-isa sa apartment nila, inaya niya ako. Dati nang may 3 boteng beer noon pero may pinainom siyang gamot sa akin. Ininom ko naman kasi pati naman siya uminom din. Muscle relaxant daw yon pero ang tama ay malalasing ka talaga. Kahit na 1 bote lang ng beer ang iinumin mo. Hanggang ngayon, Kuya Bono, ay tanda ko pa ang pangalan ng gamot na yon, Lagaflex. Ang tama ay lasing ka talaga. Makapal na mukha mo na kahit anong gusto mong sabihin o gawin, magagawa mo. Noong mag-flirt sa akin si Becca, ang tingin ko sa kanya noon ay siya si Alisa. Hinubaran niya ako habang nakasakman ang mga labi niya sa labi ko. Sinunggaban ko na rin kaya ayun, may nangyari sa amin na nangyari pa ulit ng paulit-ulit kahit na
wala kaming malinaw na relasyon. Taong 1998, Holy Week noon kaya't walang trabaho kaya umuwi ako sa amin. Pinatawag ako ni Aling Karina, ang mami ni Alisa. Nagpunta naman ako at muli na namang lumukso ang puso ko nung makita ko si Alisa na ilang buwan ko na rin hindi nakikita noon. Kaya lang may pagtataka sa isip ko noon kung bakit nakasimangot si Alisa at ni hindi niya ako nginitian. Nanibago ako. Kinausap ako ng masinsinan ni Aling Karina. Sasamahan ko raw si Alisa sa Maynila kasi magpa-flight siya papuntang Amerika. Mag-aanak kasi ako ng kasal sa Isabela. Anak ng kaibigan ko at hindi ko pwedeng hindi puntahan yun kasi natutulungan niya ako sa mga gulay ko. Wala ka namang gagastusin, Wilden. Sagot ko lahat. Pasahe, pagkain, merienda, pati yung pambayad nyo sa hotel. Madaling araw kasi ang flight niya, 5 a.m. At darating ko yun sa Pasay ng gabi, kaya kailangan yung matulog sa hotel. Eh, wala naman akong pwedeng mapagkatiwala ang iba, Wilden, kundi ikaw lang kasi matagal na kayong magkaibigan ni Alisa. Habang nagsasalita pa lang noon si Aling Karina ay parang nakalutang ang isip ko, Kuya Bono. Ang dami kong tanong, bakit aalis na si Alisa? At kailangan ba talaga naming mag-hotel? At bakit nakasimangot siya? Parang galit siya? Ang mga tanong na ito ay nasagot naman ni Alisa nung kami nilang dalawa ang nasa terrace nila. Uy, okay ka lang ba? Ba't parang hindi ka masaya? Tanong ko noon sa kanya, hindi ka agad siya sumagot. Ngayon lang kita nakitang ganyan ha. Kaya ngayon ko lang din nalaman na maganda ka pa rin pala kahit nakasimangot ka. Nakakainis si Mami. O bakit? Alam mo, Will, tingin ko may boyfriend siya sa Isabela. At yung kasal na sinasabi niya, duda ako, hindi yun totoo. Oh, ba't mo naman pinagdududahan ng mami mo? Well, hindi mo ba napansin? Naka-scarf siya? Summer? May tinatago siya sa leeg niya pero nakita ko na. May mga kiss mark siya. Tapos, gusto ni Daddy, dalawa kaming pupunta sa Maryland. Pero ayaw niya. Ang dahilan niya baka daw magkagulo kasi may iba ng asawa si Daddy doon. Ba't ba kasi kailangan mong pumunta doon? Magtatagal ka ba doon? May sakit si Daddy eh. Malubha na daw. At gusto niya kami makasama sana pero yun nga ayaw ni Mami. Eh Alisa, matagal ka ba doon? Ewan ko, Wilden eh. Pag hindi lumamig yung sama ng loob ko kay Mami, baka hindi na ako babalik dito. Doon na lang ako. Kaya dadalhin ko lahat ng papers ko. Lahat-lahat para wala na akong babalikan dito. Bahala na si Mami sa buhay niya. Total, alam ko, mag-aasawa yan ng iba. At ako, doon na rin ako mag-aasawa ng Amerikano. Sabado di Gloria noong bumaba kami ni Alisa, yung araw na sasamahan ko siya papuntang Maynila. First time na makasama ko siya sa biyaheng pangmalayuan
Pero sa bawat sandali ng araw na yun ay hindi ako mapakali. At nalulungkot ako, Kuya Bono, kasi 15 anyos pa lang kami, pareho ay mahal ko na siya. At 23 anyos na kaming pareho noon, araw na yun nakasama ko siya sa biyahe pa Maynila. Pero hanggang noon ay hindi niya alam na mahal ko siya. Hindi niya alam na ilang beses ko ding sinubukang magmahal ng iba, pero nabigo ako kasi siya talaga ang laman ng puso ko. Ang sarap sa pakiramdam na magkatabi kami sa upuan sa napakahabang biyahe. Ako mainipin ako sa biyahe, pero nung katabi ko si Alisa, kahit siguro hanggang Amerika nakabus lang kami, pwede. Kasi masaya ako. Gusto ng puso ko na katabi siya, kasama ko siya, at ang sarap sa pakiramdam na nakakatulog siya sa balikat ko. Pero nihawakan ng palad niya, Kuya Bono, habang tulog siya ay hindi ko magawa kahit gustong gusto ko, kasi natatakot ako na baka magising siya at magtaka. Sasabihin ko na sa kanya na mahal ko siya, at least bago man lang siya umalis. Ganito ang plano ko noon, Kuya Bono, pero nagtatalo din ang isip ko. Kailangan pa ba? Kailangan ko pa bang magtapat? May sinabi siya, baka doon na raw siya mag-aasawa ng Amerikano. So, yun ba ang gusto niya? Amerikano. Hindi igurot na makapalang palad at talampakan. Ang sakit isipin, Kuya Bono, na napakatagal ko siyang iningatan sa puso ko, pero hanggang noon ay natatakot ako mabasted lang. Hanggang sa katagalan ng biyahe, Kuya Bono, ay nakaisip ako ng masama. Noon ay nagpa siya akong kumapit sa kasabihang kung hindi kayang daanin sa santong dasalan, dadaanin na lang sa santong paspasan. I'm sure mapupuyat ako nito kasi hindi ako makakatulog. Ganun kasi ako, Will, eh. Kapag natutulog ako sa ibang kwarto, hindi ako nakakatulog. Ang tawag nila doon? Namamahay. Narinig kong sabi niya nung inaayos niya ang higaan ko sa sahig ng kwarto. Ako ang nagpresentang sa sahig na lang ako, at siya na lang sa kama. Inom tayo, Alisa. Kahit tig-isang bote lang para makatulog ka. Yun ang suggestion ko bilang panimula ng maitim kong balak. Sige, try natin. Basta beer lang, ha? Sagot niya. Noon ay nagpaalam akong lalabas. Tinanong niya kung saan ako pupunta. Sabi ko, o-order ako ng beer. Itawag mo na lang sa intercom, sabi niya, pero sinabi kong may bibilihin akong gamot para mas lalo kaming makatulog. Sinabi kong namamahay din kasi ako kapag ibang kwarto ang tinutulugan ko. Naghanap ako ng drugstore noon, Kuya Bono, at may nakita naman agad ako malapit lang sa hotel. Bumili din ako noon ng kape, panlaban sa tama ng gamot. Natutunan ko din yun kay Becca. Bumili ako ng Lagaflex, at ininom namin yun ni Alisa bago kami uminom ng alak. May pag-aalinlangan si Alisa noon. Nakita ko yun sa mga mata niya, pero ako ang unang uminom para ipakita sa kanya na kung may masamang epekto yun, eh hindi lang siya ang makakaranas kundi ako din. Uminom din siya. At nung may amats na siya, Kuya Bono, ay nag-iba na rin ang kilos at salita niya, hanggang sa hindi na raw niya kaya. Antok na daw siya. Tinulungan ko pa siyang humiga sa kama. Ako ay nagtimpla ng kape.
At habang nagkakape ako ay nakatitig ako sa katawan ni Alisa. Bahagyang nakataas ang suot niyang pangitaas noon kaya kita ko ang napakakinis niyang tiyan. Noong makalahati ko ang kape ay sumampa na ako sa kama at nagsimula na akong galawin siya. Umuungol siya at sinisikap niya na itulak ako pero walang lakas sa mga kamay niya. Gising siya noon pero hindi lang makalaban. Wag. Paulit-ulit niyang sinasabi pero ako, buhay ang isip ko at hindi ko gustong basta na lamang niya ako iiwanan na wala akong napala sa 8 taon kong lihim na pagkakagusto sa kanya. At habang sinasagawa ko ang makamundong gawaing yon, ay paulit-ulit kong sinasambit ang mga salitang, I love you, Alisa. I love you. I love you. Nagtagumpay ako, Kuya Bono. Hindi lang isang putok, kundi dalawa. Gusto ko siyang mabuntis. Dahil kapag nabuntis siya at magsisilang siya ay may mag-uugnay sa aming dalawa. Yung bata. Kaya lang matapos kong isagawa ang kadimonyuhan kong yun ay naawa ako sa kanya dahil dahan-dahan niyang binabalot ang katawan niya ng kumot. At sa pagkakatitig ko sa mukha niya ay nakikita ko, dumuluha siya. Nagsisi ako agad, nagalit ako sa sarili ko, natakot. At iyon ang dahilan kung bakit ora mismo nung sandaling yun ay iniwan ko siya sa hotel at bumalik ako ng Baguio. Hindi ako nagkaroon ng katahimikan, Kuya Bono. Noong mga panahong yun ay hindi pa gaanong uso ang cellphone at sa amin ay iilan pa lang ang may cellphone at kabilang doon ang mami ni Alisa. 3 araw mula noon ay dumating si Kuya Kenrick sa boarding house ko. Siya ang panganay kong kapatid at kasama niya ang kaibigan kong si Carlo. At pagbukas na pagbukas ko pa lang ng pinto ay sinuntok ka agad ako ni Kuya Kenrick sa mukha at pinagmumura niya ako. Isasalin ko na lang sa Tagalog ang mga pangungusap ni Kuya Kenrick noon para maunawahan ng lahat. Putang ina ka, nakakahiya ka. Si ama, hindi na kayang lumabas ng bahay dahil sa kahihiyang ginawa mo. Puta ka, kung kailan ka naging professional, tsaka ka naman naging bobo. Takang-taka ako noon, Kuya Bono, nanginginig sa galit si Kuya Kenrick. Sumadsad ako noon sa katri ko at naghihintay ng clue kung ano ang nangyayari. Pumili ka, Wilden. Makukulong ka o lalayo ka. Kuya, bakit ba? Ano bang nagawa ko? Tang ina ka, maang-maangan ka pa. Alam ng lahat sa atin na sabay kayo ni Alisa na nagpunta ng Maynila. Pero siya na lang ang bumalik. At umiiyak silang mag-ina na nagpunta sa bahay at hinahanap ka. Kinuwento ni Alisa ang mga pangyayari. Dahil sa ginawa mo, hindi na siya tumuloy ng Amerika. At galit na galit sa Ate Karina. Idedemanda ka niya. Ipakukulong ka niya. Kuya, oo. Inaamin ko na nagawa ko yun pero handa kong panagutan si Alisa. Pakakasalan ko siya. Bobo! Engineer kang bobo. Bakit gusto ko ba niyang pakasalan?
Ang gusto nila, magbabayad ka ng mahal. Gusto nilang mabulok ka sa bilangguan. Tang ina ka, lahat kami nahihiya sa ginawa mo. Sina ama at ina, proud na proud sila sa iyo dahil ikaw ang anak nilang nakapagtapos ng kolehiyo. Ipinagmamalaki ka nila sa lahat na may anak silang engineer. Pero anong ginawa mo? Sinira mo lang din yung karangalang yun, Wilden. Rapist po, tang ina ka, rapist. Umalis si Kuya Kenrick. Nauna siyang umuwi noon dahil baka daw mapatay niya ako. Nag-iwan siya ng mga salitang binilin ako ni ama na iuwi ka. Gusto niyang harapin mo yung kasong isasampa sa'yo. Sa ganong paraan lang makakabawi si ama sa pagkapahiya dahil sa ginawa mo. Pero binibigyan kita ng chance na mabuhay na malaya. Pero huwag na huwag kang magpapakita sa atin. Tinakwil ka na namin bilang miyembro ng aming pamilya. Sa kwarto si Carlo noon, baka humagulgul din ako ng iyak dahil sa matinding pagkakonsensya at pagsisisi. Matutuntun ka nila dito, Will. Dapat siguro pumunta ka sa malayo. Ito ang payo ni Carlo. Alam mo, bilib na kami lahat sa iyo eh. Ikaw lang yung nakatagal kay Elisa. Akala nga namin dati kayo na eh. Hindi nyo lang pinapaalam sa amin. Kaming lahat lumayo na sa kanya dahil ang hirap eh. Nakaka-addict ang kagandahan niya pero kaibigan lang turing sa amin. Pero Will, kung tutuusin maswerte ka pa rin kasi natikman mo si Elisa. Kami, natitikman lang namin siya sa imahinasyon, sa pangarap. Carlo, nakita mo ba siya? Paminsan-minsan, nakikita ko siya sa terrace nila. Napakalungkot. Pero kapag may dadaan na tao sa harap nila, mabilis siyang papasok sa loob ng bahay nila. Parang hiyang-hiya, Brad. Siyempre, siya ang usap-usapan sa atin eh. Ano kayang gagawin ko? Naririto ako, Carlo. Sundin mo ang kuya mo, Will. Para sa'yo din yun. Ngayon lang naman kayo pinag-uusapan eh. Lilipas din yun. Makakalimutan din ng tao yung nangyari. Matagal man pero at least hindi ka nakulong. Kaya kung ako sa'yo, lumayo ka na habang may oras ka pa. Nagpunta ako dito sa Maynila, pero kahit si Carlo ay hindi niya alam na dito ako nagpunta. Napakaraming tao dito at alam kong mahihirapan silang mahanap ako. Nagtrabaho ako, pinilit yung mabuhay ng normal kahit madalas ay minumulto ako ng kasalanan ko. Nagmahal ulit ako makaraan ng 3 taon. Si Vanessa ang pinili kong mahalin. Wala sa kalingkingan ng ganda ni Alisa ang kagandahan ni Vanessa pero mabait siya, simple, maalaga, at relihiyosa. Pinakasalan ko siya matapos ng 3 taon namin bilang magkasintahan. Edad 29 na akong Kuya Bono at hindi na mabigat sa konsensya ko yung
ginawa ko kay Alisa noon, gumaan na. Siguro namanhid na rin ang konsensya ko, kaya kapag naalala ko siya ay parang baliwala na lang, dahil na rin siguro sa tagal na ng panahon. May mga social media na rin noon, Friendster pa lang yata noon, at may account ako, pero hindi ko tunay na pangalan ang nakalagay. Hinanap ko din noon si Alisa sa Friendster, pero hindi ko siya nakita. Yung kapatid kong bunso na babae, nakita ko. Nagdadalaga na siya noon, at sa gallery niya ay nakita ko ang larawan ng mga magulang ko. At napaluha ako nun, Kuya Bono, lalo na sa litrato ng ama ko, na matanda na pero mahirap pa rin. Nagbubungkal pa rin ng lupa, nagtatanim ng gulay. Samantalang ako na pinagsakripisyuhan niyang makatapos ng pag-aaral ay may maaluwan na buhay. Noon lang muling nanariwa ang sakit na idinulot ng nagawa kong kasalanan sa aking pamilya, Kuya Bono. At wala akong ibang hangarin noon kundi ang makabawi naman sana sa aking ama. Kaya nagpasya akong umuwi ng Pasko ng 2005. Sinadya kong gabi ako makarating sa barangay namin kung kailan tulog na ang lahat. Pero bago pa ako makarating sa bahay ng magulang ko ay una kong nakita ang bahay ni na Alisa, na bago ng itsura, dalawang palapag na siya at may kotse sa garahe. May bakod na rin ito at parang may pagawaan ng hollow block sa gawing likod ng bahay. Bigla akong nagtago nung may babaeng lumabas ng pinto na nasa terrace. Inakala kong si Aling Karina yun, pero hindi, kasi mataba ito na pandak. Maya-maya ay may dalaga ring lumabas, mataba rin at pandak. Hanggang sa naisip ko, Kuya Bono, na hindi na siguro si Alisa ang nakatira sa bahay na yon. At agad ding nagtanong ang isip ko, nasaan na kaya sila? Kapatid ko ang nagbukas ng pinto matapos akong kumatok ng maraming beses. Ang kwarto niya kasi ang pinakamalapit sa pintuan. Nagulat siya nung makita ako, pero patakbo siyang tumungo sa tulugan ng mga magulang namin. Si ina, niyakap ako. Umiiyak, pero si ama, nakapagtatakang may galit pa rin sa akin makalipas ng napakaraming taon. At ang sabi niya sa akin, hindi ka dapat nagpakita pa. Umalis ka. Ayokong malaman ng mga taga rito na buhay ka pa. Humingi ako ng tawad, Kuya Bono. Lumuhod pa ako. Pero pinagmasdan lang ako ni ama. At ang malumanay pa rin niyang sabi ay, bumalik ka na lang dito kapag patay na ako. Nagtangka akong mag-iwan ng pera kay ina, pero sumigaw si ama at ang sabi niya ay hindi daw nila kailangan ng abuloy. Noon ay umalis akong laylay ang balikat ko at mabigat ang dibdib. Kasabay ng pag-agos ng luha, sanhi ng isiping habang buhay ko talagang pagdudusahan yung nagawa kong kasalanan. Isa akong inhinyero, Kuya Bono, pero
naniwala din ako sa karma. Iniwan ako ni Vanessa noong taong 2007 matapos ng aming pagsasama ng 8 taon, pero hindi kami nagkaanak dahil nalaman naming may diferensya siya sa kanyang ovary. Maayos kaming naghiwalay. Pinili nilang niyang ialay ang buhay niya sa pagsisilbi sa Diyos bilang madre. Pumasok siya sa kumbento, tutal iyon daw ang pangarap niya mula noong bata pa siya. Ngunit bago pa mangyari yun ay kinailangan pa munang maipaanal ang aming kasal dahil requirement daw yun para sa mga babaeng ikinasal at nais maging madre. Habang naghihintay sa annulment namin ay tumira na siya sa kumbento at nagsilbi lang munang katulong doon. Napakasakit din ang paghihiwalay namin ni Vanessa sapagkat minahal ko siya at napakadakila niyang babae sa pagsasabing, "Alam ko na kailangan mo ng anak para maging kumpleto ang buhay mo bilang isang lalaki. Mag-asawa ko ulit kapag lumabas na yung annulment. Kailangan mong lumigaya, Wilden. Kailangan mong magkaroon ng sarili mong pamilya. Pwede naman tayong mag-ampon, di ba? Kahit ilan." Ganito ang sagot ko noon kay Vanessa, pero ang sabi niya, "Wilden, naniniwala ako at nararamdaman ko na yun talaga ang tadhana ko, ang magsilbi sa Diyos. Sana huwag mo nalang kontrahin. Huwag mo akong alalahanin dahil magiging maligaya ako doon. At gusto ko rin maging masaya ka. Kaya mag-asawa ka at bumuo ka ng isang masayang pamilya." Kaya lang hindi naman ako tinantanan ng kamalasan, Kuya Bono. Noong umalis si Vanessa ay nagpa siya akong magtayo ng sarili kong contracting company. At sabi ko, doon ko na lang muna ibubukos ang panahon ko. Siyempre magsisimula muna sa maliit. Sabi ko pa, kung may darating na babae sa buhay ko, susunggaban ko, pero hindi ko kailangang sadyain ang maghanap. Nung una, okay naman yung pangungontrata ko. Nagkaroon naman ako ng mga proyekto, kaya lang dumating sa point na nadedemanda pa ako dahil nagkakandalugi-lugi at para hindi naman ako mabaon ay nag-a-adjust ako sa materyales kahit labag ito sa pinirmahang kontrata. Naging napakahirap, Kuya Bono. Ilang taon ding nakipagbuno ako para makaahon, pero kung malas, malas talaga. Nahihiya pa nga ako noon sa kapatid kong bunso kasi nung una ay lihim akong nakipag-ugnayan sa kanya. Tinutulungan ko siya sa kanyang pag-aaral kasi gusto raw niya makatapos. Pero binilin ko siya noon pa na huwag niya sasabihin sa mga magulang namin na tinutulungan ko siya at kami ay nag-uusap. Kaso nung maghirap na ako, hindi na ako nakakapagpadala sa kapatid ko. Hanggang sa nagkanda patong-patong ang mga loans ko at noong 2018 ay nagpasya na lang akong mag-abroad. Ibibenta ko na lang noon ang bahay na pinaghirapan kong ipatayo at pati yung kotse, at yung mapagbebentahan ay papartihan ko si Vanessa. Naglagay ako ng karatula sa bakod ko, "House and car for sale." Kasama din sa karatula ang contact number ko. Maraming nag-inquire, Kuya Bono, tungkol sa kotse at bahay, pero mayroong isa.
Matapos kong sabihing 7 million ang selling price ko sa bahay, ay tumawad ng 6 million. Umokay na ako at nakipag-appointment sa akin. Gusto raw niyang makita ang kabuuan ng bahay. So hinintay ko siya nung araw na yon. Pero nagulat ako nung makita ko siya. Dalagang napakaganda at batang-bata pa. Kaya lang nung matitigan ko siya ay parang pareho kami ng mata, labi at ilong. Hello sir, ako ba yung kausap niyo tungkol sa bahay? Nakangiting bungad niya matapos itong bumaba sa kulay pulang Honda City na siya rin lang ang nagmaneho. Ay, ang bata mo pa pala. Sagot ko, pero parang dinaga ang dibdib ko noon. I want to see the house. Nakangiting sabi niya. Sure. Sabi ko at habang nililibot ko siya sa bahay ay ini-interview ko siya. Taga-Antipolo daw siya pero nandito sa Quezon City ang business nila. Ilang taon ka na ba, if you don't mind me asking? 20 na po ako. 20 pero businesswoman ka na. Wow! Nag-aaral pa po ako. Graduating. Bale, magkatulong kami ng mami ko sa business. Kapag may free time ako, tsaka lang ako nakakapagtrabaho. Taga saan yung mami mo? Antipolo din ba? Noon Kuya Bono ay natigilan siya at dahan-dahang humarap sa akin at diretso ang tingin niya sa mata ko. Bakit hindi mo nalang tanungin kung anong pangalan ng mami ko? Her name is Alisa. Naaalala mo ba siya? The woman you raped 21 years ago. Noon Kuya Bono, pakiramdam ko lulubog ako sa kinatatayuan ko. Wala akong mabigkas na salita at hindi ko na rin kayang salubungin ang titig ng anak ko. I'm your daughter. And I've been looking for you like forever. I'm sorry. I'm really sorry. Ito lang nabigkas ko. Pero nakita kong bumalong ang mga luha sa mata niya at ang sabi niya, hindi mo ba ako yayakapin man lang? Ang tagal kong pinangarap na magkaroon ng ama. Lumaki akong naiinggit sa mga kaibigan ko because they all have fathers at ako lang ang wala. I'm sorry kung nabuhay ako. At ngayon, nandito ako sa harap mo at humihingi ng yakap sa'yo. Do I deserve that? Do you still want me to be your father? Tanong ko pero mabilis siyang yumakap sa akin habang umiiyak. At noon Kuya Bono ay naiyak na rin ako habang mahigpit ang pagkakayakap sa anak ko. Si Wilma na kapatid kong bunso, yung pinag-aaral ko noon ang nakapagbigay pala sa kanya ng impormasyon tungkol sa akin. Nagpunta daw doon si Allison sa amin sa Benguet. Inistalk na daw niya ako noon pa sa Facebook kahit na ibang pangalan ko at nakumbinsi siyang ako nga ang ama niya dahil sa mga litrato ko. She actually has my eyes, my nose, and the shape of my lips. Pinilit niya akong sumama sa kanya para harapin ang mami niya.
mayroon silang flower shop. May takot ako noon na humarap kay Alisa. Pero nilabanan ko ang takot ko at sabi ko noon, yun na yung pagkakataong haharapin ko ang paglilitis sa ginawa kong kasalanan noon. Ramdam ko yung paglambot ng tuhod ko nung papasok kami sa opisina ni Alisa. Pero natigil ako sa paghakbang noong nasa pintuan na ako, bukas. At noon ay nagkatitigan na kami ni Alisa. Si Alisa na kahit noon ay napakaganda pa rin. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hindi inaalis ang titig sa mukha ko. Wala akong mabigkas na salita. Hanggang sa gumalaw ang kamay niya at pumikit ako dahil alam kong dadapo ang sampal sa mukha ko. Pero nagkamali ako dahil marahan ang naging paghaplos niya sa mukha ko. Kaya dumilat ako at nakita ko ang pagkislap ng luha sa mga mata niya. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Ito ang tanong niya at kasunod nun ay ang pagyakap niya sa akin. Napaluha na rin ako Kuya Bono lalo na noong nakakulong na siya sa mga bisig ko. Pero kahit nalalabo ang mga mata ko dahil sa luha ay nakita ko si Allison, ang anak namin, nakangiti na parang kinikilig. Ayon kay Alisa, hindi naman daw niya kagustuhan ang magdemanda noon, kundi desisyon ng mami niyang nagpakatigas talaga. Kaya lang hindi naman daw sila nakapagsampa ng kaso sa korte. Umalis na lang daw sila noon sa amin para maiwasan ang mga matang mapaghusga. Nagpunta sila ng Antipolo at doon na nito isinilang si Allison. Naririnig kita noon habang ginagahasa mo ako. Narinig ko, mahal mo pala ako. I love you ko ng I love you, pero bakit? Bakit hindi mo ako niligawan ni Wilden? Mahal na din kita noon. Pero syempre hindi tama na ako ang magparamdam sa iyo kasi iniiwasan ko yung impression ng tao na porke anak ako ng Amerikano na hindi na ako conservative. Hinintay kitang manligaw, pero hindi mo naman ginawa. At kaya hindi ako tumuloy ng Amerika noon ay para sana panagutan mo ako, harapin mo ako, pakasalan mo ako. Kaya lang si Mami ayaw niya. Galit na galit siya sa'yo. And then, nung mawala ka, umalis na rin kami. Pero alam mo, Wilden, hindi ka nawala sa isip ko at sa puso ko. Dahil na rin dyan sa babaeng yan, nakamukhang kamukha mo. At bata pa yan, nangangarap ng makita ka. At wala siyang dasal at wish tuwing birthday niya, kundi ang sana makita at makasama ka na niya. Eh, Alisa, ibig mo sabihin, hindi ka nagmahal ng iba. Umiling-iling siya Kuya Bono bilang tugon sa tanong ko. Bakit, Wilden? Pakakasalan mo pa rin ba ako? Alam namin, annulled na yung kasal mo sa dati mong asawa na madre na ngayon. Oo. Pakasalan kita, Alisa. Kailangan ko lang mabenta yung bahay o yung kotse man lang. Well, then hindi ko kailangan na marangyang kasal.
Kahit sa mayor lang o sa huwes, okay na ako. Basta matawag lang kitang legal na asawa ko. Here we go! Sa simbahan ko siya pinakasalan, Kuya Bono. Simple lang yun pero maayos naman at maligaya si Alisa. Nagka-project kasi ako bigla noon kaya hindi ko na nabenta itong bahay at yung sasakyan ko. At dito na rin kami tumira sa bahay na pinataya ko. Today is July 12, 2021. Sa September, Kuya Bono, ay 47 years old na ako. Pero kahapon ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Alisa. Nasa US kasi sila para dalawin ang lola ni Alisa na may sakit daw. Naging close si Alisa sa parents ng namatay niyang ama mula nung magpunta ito doon nung nakaburol pa ang daddy niya. Sa tawag ni Alisa kahapon ay may dalawa siyang balita. Good news at bad news. Unahin na natin ang bad news. She was tested positive sa mga symptoms ng COVID. Pero okay naman daw siya. Wala naman siyang nararamdamang pangit o hindi naman daw siya inuubo o nilalagnat. Ang good news naman, Kuya Bono, ay buntis siya. At doon ako sobrang natuwa. Pareho na kaming 46 pero napuruhan ko pa. Maya't maya ako nag-chat-chat at nag-video call sa kanila, Kuya Bono, kasi sobrang pag-aalala ko. Pero sabi ni Alisa, wag daw ako mag-worry kasi okay naman daw siya. Hihintayin lang daw niya maklear yung COVID niya at uuwi na sila. Wala akong trabaho ngayon, Kuya Bono. Walang project at mag-isa ko dito sa aming bahay at internet lang ang kasama hanggang sa nasagasaan ko ang isang kwento sa channel mo at nagustuhan ko na rin na makinig sa mga kwento. Napakinggan ko na rin ang kwento ni Ranger na kagaya ko rin taga doon sa Benguet. Buhay pa ang parents ko, Kuya Bono, pero wala na silang galit sa akin, lalo na si Ama. Dahil umuwi kami doon noon kasama sina Alisa at Allison, tuwang-tuwa sila, silang lahat actually. Hindi ko rin naiwasang mapaluhan noon sa unang pagkakataon kasi ay nakita kong lumuha si Ama dahil sa malabis na kaligayahan. At ako hanggang ngayon ay maligaya, Kuya Bono, kasi dinaanan man ako ng kung ano-anong kamalasan sa buhay dahil sa nagawa ko, pero sa dulo ay masasabi kong ako pa rin ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. At ito ay lubos kong ipinagpapasalamat sa ating Diyos. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana ay naibigan nyo rin ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Wilden. Panghuling yugto ng mga shoutout mula sa kwento ni Polo na tatanging ikaw. Nagtitilaugan ng mga manok ka, makahugot alas 2:22 na. Iba din yung atake ng kwento ni Sender mula kay Ayan 865. Thank you, Kuya Bono. I was listening here in Taiwan from Kawayan City, Isabela. Salamat, Kuya Bono. May bagong upload din naman, Jenny Navarro. And thank you, may bago ulit, sabi ni Jasmine. Grabe, kinikilabutan ako sa last part. Sobrang ganda. Shout out kay Bono sa maldito kong girlfriend, Aileen Simon, listening here in Bahrain. Norel Lynn Agustin.
Ang ganda ng kwento mo, Sender. Salamat, Kuya Bono, sa new upload mula kay Marilyn Galassi. Hi, Kuya Bono. Makakapagbahagi din ako ng kwento ng buhay ko soon mula kay Mia Flores. Waiting, Mia. Listening here in Oman from Roja Isabela mula naman kay Daisy Bell Agaid. And hello, Kuya Bono. Still listening sa mga luma at bagong upload mo para mabawasan ng homesick mula kay Melona Kuray. Salamat, Melona. Hello, Kuya Bono. I love your hair. Fan ako news. Listening from Edmonton, Canada. Gusto ko na talaga magpag-upit kaya lang nanghihinayang ako talaga sa ilang minutong nakaupo ko lang doon. I was trying to contact yung mga barber sa bayan na pumunta na lang dito at gupitan ako. Kaya lang nagsasabi silang pupunta sila pero wala namang dumarating. I'm willing actually to pay mga times 5 or times 7 ng kanilang bayad. Wala namang dumarating. Kaya pasensya muna kayo. Thank you, Kuya Bono. May bago na naman mula kay Hussein Lagwa, isa sa mga matagal nating tagapakinig itong si Hussein. Maraming salamat, Hussein. Pa-shoutout from Barokbok, Santa Marcela, Payam, mula kay Rochelle. Mercedita Harabejo, beautiful story. Thank you, Randy Rodulfo. Pwede din pala ako magpadala ng kwento ko, Kuya Bono. Siyempre, lahat pwede, kaya lang pakiusap na ayusin po ang pagsusulat ng mga kwento. Una sa lahat ay, ewan ko ba, sa matanda yata ang kagaya ko. Sensitibo na ako sa mga spelling, punctuation. Kapag gusto niyo talaga ng smooth na pagbabasa, ay kagaya dapat ng pagsusulat sa libro. Tamang spelling, punctuations, all that. Yung paggrupo-grupo, I mean, paragraphing. Importante yun. So mga kahugot, kung gusto nyo talagang mapakinggan o mabasa ang inyong mga kwento, ay ayusin nyo po ang pagsusulat. Isa sa mga dahilan kung bakit marami tayong napalagpas sa sulat ay dahil simula pa lang ay marami talagang oras na ilalaan sa pag-e-edit pa lang ng inyong sulat. Kaya pasensya na sa mga hindi nabasa sapagkat sa ngayon ay wala talaga tayong kasama sa paggawa ng mga trabaho dito. So gusto ko sana, kagaya nung nagkwento sa Kahugot TV, yung unang kwento ng muling pagkabuhay ng Kahugot TV, si Sir Alex, siya ay magaling na writer. Talagang halos wala akong trinabaho sa kanyang kwento. Sir Alex, again, maraming salamat. Although, iba yung style niya ng pagkukwento. Nakikita ko kay Sir Alex yung personalidad na matagal siyang nag-iisa, nakakapag-reflect sa sarili niya. Meron siyang mga paraan na pagde-describe ng mga eksena at mga bagay-bagay na matalinghaga. Yun, matalinghaga ang kanyang pagkukwento na alam ko hindi niyo nakasanayan. Kaya medyo nung pagkatapos ng kwento ay naisip kong baka hindi niyo masyadong nagustuhan yung kanyang paraan ng pagkukwento, pero maganda yung kanyang kwento. I know na maraming parte na parang napapaganyan kayo, hindi nyo gets kasi nga nagpakamataling haga si Sir Alex. Hindi ko na talaga kasi inedit kasi teacher yan, di ba? Meron pang masteral units. Nakakahiya naman kung bawasan mo ba yung kanyang kwento. So, kaya lang, yung kanyang sistema nga, style sa pagsusulat ay alam ko hindi nyo nakasanayan. Anyway, maraming salamat, Sir Alex. At tuloy tayo sa mga shoutout nga. Hello, Kuya Bono. Listening here from Hong Kong, from Isabella. Pa-shout na naman po. Been hearing you since high school. Edna Lynn Sinfuego. Shout out to Edna Lynn. Mag-shoutout na lang tayo sa mga... Ayan, ito. Ano? Basel Buena Obra. Hello, listening here in Kuwait from Bicol. Pa-shoutout sa two kids ko, Von Gary and Von Garvey. Maraming salamat. Basel Buena Obra. Asan pa yung mga shoutout? Emily Perez. Pa-shoutout ko yung from Taoyuan, Taiwan. Shoutout Lynn Tolosa ng Hong Kong. Shoutout to you, Lynn. And pa-shoutout, Kuya, sa family ko sa Santa Maria, Isabel, mula kay Lizelle. Lizelle Ann Guerrero. Shoutout, Kuya Bono, it's me, Dominic Camus, listening from Taiwan, Sheng Ta Company.
Thank you, Dominic Camus. Shoutout, Lansky Vlog. Pa-shout kay Bono watching from Abu Dhabi. Salamat po, ingat lagi from Jubilin Magaway. Pa-shout kay Bono from USA. Pa-shout sa bayo ko dyan sa Katagaman Viejo. Ne-avid listener nyo si Bayaw Manitel na sa adik ko. Dyan sa Tumawini na napaka-adik sa programa mo, Ate Selfa Usto. Thank you, ingat kayo palagi, Rayma Rodiel ng Amerika. Maraming salamat, Rayma. Pa-shout pa Bono from Hong Kong, Malakay Charm Pasilan. Hello kayo Bono, kumusta po? Stay safe and healthy. God bless mula kay Ana Marie Pineda. Ito rin yung matagalan nating taga-suporta. Hindi lang actually dito, kundi sa Facebook ng mga bata. Maraming salamat, Ana Marie Pineda. I hope you're okay. Every inch of you, sana ay okay, Ana Marie. Pa-shout kayo Bono, always watching here in Saudi Arabia, mula kay Jomarski Pineda, waited too long for this Kuya Bono premium mate. Please don't skip ads, Boss Ames. Maraming salamat. Shoutouts, asan kayo? Pa-shout po here in Hong Kong, busy March, Margie Tumbali. Hi, makakapakanig na rin sa wakas, Valentina Soriano. Jovi Buya, Boss Ames, and Jory Carnacion. Sila yung mga nauna. Maraming salamat. At abangan natin ang part 2 ng kwentong ito ng kahubad natin si Wilden. Dito lamang sa DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahubad, stay safe, and God bless us all.